Nananatili pa rin sa NEA Terminal 3 parking extension ang nasa 19 na sasakyan na nasunog sa gitna ng mainit na panahon sa Metro Manila. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Dayan, patuloy ang sinasagwang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagkasunog ng nasa 19 na sasakyan sa NEA Terminal 3 parking extension. Severely damaged ang inabot ng mga sasakyan. Tinitingnan ng mga otoridad ang ilang dahilan ng sunog, kabilang ang matinding init ng panahon at grass fire. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente, habang hindi naman naapektuhan ang operasyon ng paliparan. Nilinaw ng Manila International Airport Authority o MIAA na wala silang pananagutan hinggil sa insidente, dalang parking area inuupahan ng isang private concessionaire. Sa monitoring ng PAGASA, posibleng umabot sa 41 hanggang 42 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila, partikular sa NEA sa Pasay City. Samantala, nagpatupad naman ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Bumaba ng 95 centavos ang kada litro ng diesel at 1 peso and 10 centavos ang kada litro ng kerosene, habang tumaas ng 55 centavos ang kada litro ng gasolina. Ito ang ika-anim na magkasunod na beses na tumaas ang gasolina. Dayan, traffic situation tayo. Unti-unti nang dumarami ang mga sasakyan sa magkabilang lane ng Aurora Boulevard. Pero manageable pa naman ang sitwasyon, habang mabilis din ang takbo ng mga sasakyan sa magkabilang lane ng Andrews Avenue, magway bahagya lang na pagtigil dahil sa stoplight. Paalala sa ating mga motorista ngayong Martes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Dayan. Alright, Bernard, isang tanong lamang. Balikan ko yung report mo tungkol dun sa nangyaring sunog, kung saan nga may mga sasakyan ano, na naapektuhan ito. Ano ba ang update dito? Na sasagutin ba ito yung damages dun sa mga sasakyan nung nag-ooperate ng parking extension na yon sa NEA Terminal 3, Bernard? Okay, Dayan. Ayon kay GM Ines, nangako itong private concessionaire na sasagutin yung gastusin doon or damage doon sa mga sasakyan. Pero hindi pa malinaw kung ito ba ay papalitan ng bago o ano yung tulong na iaabot sa mga may-ari ng mga sasakyan. Lalo sinasabi na yung mga nakapark na sasakyan, yung ilan dito ay pasahero na lumipad. Ginamit yung paliparan papunta sa ibang bahagi ng bansa, yung iba naman nag-abroad. So yung iba talaga wala pa dito sa Metro Manila, Dayan. Pahabol na lang, Bernard. Ngayon ba na may mga sinasagawa pa rin investigation about the incident? Ay sarado muna ba itong parking extension na ito? Yung nakakordon pa rin dito yung bahagi ng nasunog, Dayan. Pero kanina sa monitoring natin, may mga pumapasok pa rin naman na sasakyan at may mga nakakadaan pa rin naman na empleyado ng paliparan, Dayan. Alright, maraming salamat sa update, Bernard Ferrer.